Magandang buhay mga bata! Narito na naman si Teacher Tess upang tulungan ka sa inyong aralin. Kaya tara na manood at matuto! For today's episode, we will learn how to round decimal numbers to the nearest whole number and tens. Pero bago yan, ay i-review muna natin ang place value. So mayroon ako dito ang place value chart. So let's say for example, ang given number natin ay 246,819 and 5,300. So alamin natin ang place value ng bawat digit. So tandaan natin na ang mga digits na nasa kaliwang bahagi bago ng decimal point ay tinatawag na whole numbers. At ang mga digits naman after ng decimal points dito sa kanang bahagi ay tinatawag na decimal parts. So alamin muna natin ang place value ng bawat digits sa whole number. Tandaan na sa pagbibigay ng place value, lagi natin uunahin ang pinakadulong digit sa whole number or ang digit bago ng decimal point. At ito ay ang 9. At ang place value ng 9 ay ones. Tandaan na ang place value ng pinakadulong digits ay ones. Kasunod ay tens, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands, and so on. So again, ang place value ng 9 ay ones. Ang place value naman ng 1 ay tens. Ang 8 ay hundreds, 6 ay thousands, ang 4 ay ten thousands, at ang 2 ay hundred thousands. Now, alamin naman natin ang place value ng nasa decimal part. Tandaan na ang place value ng decimal parts ay lagi nagtatapos sa THS. Sa whole number naman ay palaging nagtatapos sa S. Now, ang place value after ng decimal points ay tens. Sunod ay hundreds. At meron pang kasunod like thousands, hundred thousands, and so on. Pero hindi ko na dyan nilagay kasi ang gusto ko ay dito muna tayo mag-focus sa hanggang hundreds lang muna. So, ang place value ng 5 ay tens. Ang 3 naman ay hundreds. Mahalagang makabisado mo ang place value dahil magagamit mo ito sa pag-round ng mga numbers. Now, paano nga ba mag-round ng decimal numbers to the nearest whole number and tens? Madali lang. Step 1. Determine the rounding place. Ibig sabihin, alamin kung anong place value i-round ang number. Let's say for example, round 2 and 46 hundredths to the nearest whole number. So, ibig sabihin, i-round doon natin ang 2 and 46 hundredths sa nearest whole number. So, alin ba dito ang nearest whole number? Alin ba ang pinakamalapit na whole number? Tandaan na ang pinakamalapit na whole number ay ang digit bago ng decimal point. So, anong digit ba bago ng decimal point? Tama, 2. Ibig sabihin, itong si 2 ay tinatawag na rounding place. Now, after natin malaman ang rounding place, ang next na gagawin natin ay step 2. Check the digit to the right of the rounding place. If it is 5 or above, add 1 to the rounding place. If it is 4 or below, retain the digit in the rounding place. So, ibig sabihin, i-check daw natin ang digit na nasa kanan ng rounding place natin. So, kapag daw ang digit na nasa kanan ay 5 or 6, 7, 8 or 9, mag-a-add daw tayo ng 1. Magpa-plus tayo ng 1. Kapag naman ang digit sa kanan ay 0, 1, 2, 3, or 4, ay wala tayong gagawing pagbabago sa ating rounding digit. Now, i-check natin ang digit na nasa kanan ng rounding place natin, na si 2. Anong digit ba ang nasa kanan niya? Tama, 4. Now, dahil 4 ang digit na nasa kanan, ay wala tayong gagawing pagbabago kay 2. Ibig sabihin, mananatili siyang
2. Step 3. Drop all the digits after the rounding place. Ibig sabihin, tanggalin na daw natin lahat ng digits after ng rounding place. So, ibig sabihin, kapag tinanggal natin ang lahat ng digit after ng 2, ang matitira na lamang ay si 2. So, ang sagot ay, kapag niround natin ang 2 and 46 hundredths sa nearest whole number, ang sagot ay 2. Let's say, for example, yan pa rin ang given number natin, ah, 2 and 46 hundredths. Pero, binago ko na yung whole number kanina. Ginawa ko ng tens. So, ibig sabihin, ang gagawin natin ngayon ay i-round ang 2 and 46 hundredths sa nearest tens naman. Paano natin ito i-round sa nearest tens? Madali lang. So, una, alamin natin ang rounding place. So, si 2 and 46 hundredths ay i-round natin sa tens place. So, sino ba ang digit na nasa tens place? Tama, si 4. So, guhitan natin ang rounding digit natin, ha? Si 4. So, ulit, si 4 ay ang tinatawag na rounding place. Next, titingnan natin ang nasa kanan na digit, ang kasunod ni rounding digit. So, sino ba ang nasa kanan o kasunod ni rounding digit? Tama, si 6. Now, ang sabi ko kanina, kapag ang kasunod na digit ni rounding place ay 5, 6, 7, 8, or 9, ay magpa-plus tayo ng 1 sa rounding digit natin. So, nilalagay tayo dito ng 1. Kaya naman, si 4 ay magiging ano na ngayon? 4 plus 1 ay? Tama, 5. Pagkatapos, ang lahat ng digit after ng rounding place ay tatanggalin na natin. So, aalisin na natin itong si 6, hindi na natin siya isusulat. Now, in case may digit before ng rounding place, ang gagawin natin dito ay kukopyahin lamang natin ito, pati na rin ang decimal point. So, ang sagot ay 2 and 5 tenths. Okay, let's have another examples. Round the following decimal numbers to the nearest whole number and tens. So, unahin muna natin sagutan ang pag-round ng decimal numbers to the nearest whole number. So, ang sabi ko nga kanina, ang una natin gagawin ay alamin muna natin ang rounding place. So, dito sa 3 and 52 hundredths, ang nearest whole number natin dito ay 3. So, guhitan natin yung 3. Next, tingnan natin ang kasunod na digit sa kanan. So, dahil ito ay 5, ang sabi ko kanina, kapag ang kasunod na digit sa kanan ay 5, 6, or 7, or 8, or 9, ay magpa-plus tayo ng 1 sa rounding place natin. So, nilagay tayo dito ng 1. So, si 3 ay magiging, ano na ngayon? Tama, magiging 4. At ang lahat ng digit after ng rounding place na makikita natin sa kanan ay hindi na natin i-susulat. So, ang sagot natin, kapag ni-round off natin ang 3 and 52 hundredths ay 4. Next, number 2, 74 hundredths. So, ang nearest whole number natin dito ay 0. Next, tingnan natin ang kasunod na digit after ng rounding place natin, ito ay si 7. So, dahil ito ay 7, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 1 dito sa rounding place natin. So, 1 plus 0 is 1. And then, itong digit na nasa kanan ng rounding place ay hindi na natin i-susulat. So, ang sagot ay 1. Next, number 3, 94 and 25 hundredths. So, ang nearest whole number natin dito ay si 4. So, guhitan natin si 4. And then, tingnan natin ang kasunod na digit after ni rounding place natin na si 4. So, sino yun? Si 2. So, dahil ito ay 2, ang sabi ko kanina, kapag ang kasunod na digit after ni rounding place ay 0 or 1 or 2 or 3 or 4, ay wala tayong gagawing pagbabago kay
rounding digit natin. So, mananatili siyang 4. So, sulat natin yung 4. And then, ang lahat ng digit after ng rounding place ay hindi na natin isusulat. Now, dahil mayroong digit before ni rounding place, ang gagawin lang natin dito ay kukopihin lang natin. So, ang sagot natin kapag ni-round off natin ang 94 and 2500 sa nearest whole number ay 94. Next, number 4. 89 hundredths. So, ang nearest whole number natin dito ay 0. So, ang next digit after ni-rounding place ay si 8. So, dahil ito ay 8, anong gagawin natin? Tama, magdadagdag tayo ng 1 kay rounding digit natin. So, si 0 ngayon ay magiging 1. At itong digit na kasunod ni rounding digit natin ay hindi na natin isusulat. So, ang sagot ay 1. Next, i-round up naman natin ang decimal numbers na to sa nearest tens. So, murahin ko lang dito. Ang nilagay kong guhit, pati na rin yung plus 1 na inad natin. Now, number 1. Ang 3 and 52 hundredths ay i-round naman natin into the nearest tens. So, alin ba dito sa mga digits na ito, ang place value ay tens. Tama! 5. So, ibig sabihin, si 5 ay tinatawag na rounding place. So, guhitan natin si 5. Next, ang kasunod na digit after na rounding place natin na makikita sa kanan ay si 2. Kaya naman si 5 ay 5 pa rin. So, hindi natin ito dadagdagan ng 1. And then, ang kasunod na digit sa kanan ay hindi na natin isusulat. Next, ang digit bago ng rounding place natin, itong 3, maging ang decimal point ay kokopyahin na lamang natin. Kaya, ang sagot natin ay 3 and 5 tenths. Next, number 2, 74 hundredths. So, ang nasa tenths place natin ay si 7. So, guhitan natin si 7. Next, tingnan natin yung kasunod, yung nasa kanan. So, ang nasa kanan ay 4. So, dahil ito ay 4, si 7 ay hindi na natin babaguhin. So, si 7 ay magiging 7 pa rin. At itong si 4 ay hindi na natin isusulat. Now, itong digit na nasa unahan ng rounding place natin ay kukopihin na lang natin, pati na rin yung decimal point. So, ang sagot natin ay 7 tenths. Next, number 3, 94 and 25 hundredths. So, ang nasa tenths place natin ay si 2. So, guhitan natin si 2. Next, tingnan natin yung nasa kanan ni rounding place natin. So, ito ay 5. So, dahil ito ay 5, ang sabi ko kanina, magdadagdag tayo ng 1 sa rounding place natin. So, si 2 ay magiging, tama, magiging 3. At itong si 5 ay hindi na natin isusulat. And then, itong mga digit na nasa kaliwang bahagi ni rounding place ay kukopihin na lang natin. So, 94 and 3 tenths ang sagot natin. Next, number 4, 89 hundredths. So, ang nasa tenths place natin ulit ay si 8. Next, ang kasunod ni 8 ay si 9. So, dahil yan ay 9, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 1 sa rounding place natin. So, last tayo dito ng 1. So, si 8 ay magiging, tama, 9. And then, itong si 9 ay hindi na natin isusulat. At, kopyahin na lamang natin ang digit sa kaliwa ni rounding place natin. So, si 0, and then yung decimal point. So, ang sagot natin ay 9 tenths. Ngayon naman ay sagutan mo ang sumusunod na learning task sa iyong kwaderno. At para bigyan ka ng sample kung paano mo ito sasagutan, ay sasagutan ko ang ilan sa mga bilang sa bawat learning task. Good luck! Learning task 1. Round off the following decimal numbers to the nearest tens. So, para bigyan ka ng sample, ay sasagutan ko dito ang number 1 at number 15. So, sa number 1, we have 15 hundredths. So,
Dahil sabi dito ay i-round natin ang decimal number sa nearest tens, ay aalamin natin ang nasa tens place. So dito, ang nasa tens place ay si 1. So next na gagawin natin ay titingnan natin ang nasa kanan ng rounding place natin. At ito ay si 5. So dahil yan ay 5, ibig sabihin magdadagdag tayo ng 1 dito sa rounding place natin. So si 1 ay magiging 2. Itong 5 ay hindi na natin isusulat. And then, kopyahan lamang natin itong 0 and decimal point. So ang sagot natin ay 2 tenths. Next, number 15, 18, and 74 hundredths. So, ang nasa tens place dito ay si 7. So, ang kasunod naman ng rounding place natin ay si 4. So, dahil yan ay 4, ay hindi na natin babaguhin si 7. So, si 7 ay magiging 7 pa rin. And then, si 4 ay hindi na natin isusulat. Pagkatapos, kukopyahin lamang natin itong nasa kaliwang bahagi ng rounding place natin, si 18. So, ang sagot natin ay 18 and 7 tenths. Learning task 2. Round off the following decimal number to the nearest whole number. So, para bigyan ka ng sample, ay sasagutan ko dito ang number 10 at number 15. So, sa number 10, we have 58 hundredths. So, ang sabi dito ay i-round down natin ang 58 hundredths sa nearest whole number. So, first, aalamin natin ang rounding place. At ito ay ang nearest whole number. So, sino ba yung nearest whole number? Tama, si 0. So, guwitan natin si 0. And then, titingnan natin ang kasunod na digit ni rounding place natin. So, ito ay si 5. So, dahil yan ay 5, ay mag-a-add tayo ng 1 kay rounding place. So, si 0 ngayon ay magiging, ano na? Tama, magiging 1. And then, itong digits after ng rounding place ay hindi na natin isusulat. So, ang sagot natin kapag in-round natin ang 58 hundredths sa nearest whole number ay 1. Next, number 15. So, we have 56 and 71 hundredths. Now, alin dito yung nearest whole number? Tama, si 6. So, lagyan natin ng guwit si 6. And then, titingnan natin ang nasa kanan ni rounding place natin na 6. So, ito ay si 7. So, dahil yan ay 7, magdadagdag tayo ng 1 sa ating rounding place. So, si 6 ngayon ay magiging, tama, 7. At itong 71, after ng rounding place, ay hindi na natin isusulat. Since my digit before ng rounding place, ay kukopyahin na lamang natin ito. So, yung 5 ay kopyahin natin. So, kapag ni-round off natin ang 56 and 71 hundredths, ang sagot ay 57. Learning task 6. Fill in the blanks with the correct answer. Write your answer in your notebook. So, dito sa learning task 6 ay hindi ko nasasagutan. So, alam ko na kayang-kaya nyo na yan, sagutan. Nandito na ang mga kasagutan sa bawat learning task. Maaari mo nang tsikan ang iyong kwaderno at ibigay ang nakuhang score sa iyong guro. Naway ang video ito ay natulungan ka upang lubos mong maunawaan ang iyong aralin.
Magkita tayo muli para sa susunod na episode. Paalam!